Barabar 22, Isla Bendis Barabar 23, Isla Bendis Barabar 24, Isla Bendis Barabar 25, Isla Bendis Barabar 26, Isla Bendis Barabar. Ito ang tanong. Ano ba ang tingin sa atin ng Diyos? B-O-B-O? Ano ba ang tingin sa atin ng Diyos? Slow learner, mahirap makaintindi? Bakit niya paulit-ulit na sinasabi sa atin in just one chapter, no? Sinasabi niya ng paulit-ulit, His love endures forever! His love endures forever! His love endures forever! Hindi naman tayo mga biho-biho. Pero, tingin po sa magandang lalaki sa harapan, itinitiin niya sa ating lahat para maniwala ka, hindi ka magduda na ang Diyos mo ay mabuting Diyos at mabuti siya sa habang panahon. Naunawaan niyo ako? Mabuti siya sa habang panahon. Sino man ang mawala sa tabi mo, makakasurvive ka. Hello! Dahil ang tao nagbabago. Ang lahat ay nagbabago. Pero isa lang ang hindi nagbabago. Ang Diyos mo na patuloy na tumutulong sa'yo at tutulong sa'yo hanggang wakas. Hindi naman ang palakpak na natin. Hindi ba yata sapat yung mga sigaw mo para pumalakpak tayo ng malakas? Kaya dapat mailagay sa puso at isip mo, mabuti ang Diyos ko. Psalm 119:68, lahat ng ginagawa niya ay para sa kabutihan ko. Ako, aminin ko, marami akong shortcomings eh. Hindi ako perfect father talaga. Pero sinisigaw ko lahat ng ginagawa ko para sa kabutihan ng mga anak ko. Nagsusumikap ako para sa kabutihan ng mga anak ko. Pag meron silang hinihingi sa akin, ang lagi ko sinasabi sa kanila, alam nila yan eh, hanggat kaya ko, ibibigay ko yan. Pag hindi ko na kaya, wala na akong magagawa. Dahil ganun ang karakter ng Diyos na ibinigay sa ating mga ama, tayong mga ama. Pero ako po'y may limitasyon. Pero ang Diyos natin, He has no limitation. Tama po ba? Walang limitasyon ng Diyos. Kaya ang gusto ko itiin sa oras na ito, mabuti ang Diyos mo. Pagtiwalaan mo siya. Tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior na buhay mo. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Talikuran mo ng lahat ng mga piso at kasalanan. Magtiwala ka sa Kanya. Gawin mo kung ano'y pinapagawa ng Diyos. Amen. Sundin mo lamang ang Panginoon. Simple lang. Tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. Ibigay mo yung tithes mo. Ibigay mo yung offerings mo. Ibigay mo yung first fruits mo. Gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon. Listen very carefully. Alam mo si Pablo, pumunta siya ng Asia Bithynia. Maraming gustong lugar puntahan si Pablo, Apostle Paul. Pero pinipigilan siya ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi kita riyan tinatawag, hindi kita riyan pagpapalain. Anong sabi ng isang mga ngaral sa Amerika? Tinawag ako ng Diyos para sa Amerika at para sa Afrika. Dalawang bansa lang ako tinatawag ng Panginoon. Hindi siya pwedeng lumabas sa ibang bansa dahil dito lamang siya tinatawag ng Diyos, Africa and America. Nandiyan pa ho ba kayo? Kung bakit ang marami ay hindi nararanasan ang kabutihan ng Diyos at patuloy na kabutihan ng Diyos, ito, tingin kayo sa akin. Tingin po kayo, nagtitiwala at sumusunod sa Diyos. Mamaya, hindi na nagtitiwala tayo ng sumunod sa Diyos. Nagtitiwala at sumusunod sa Diyos. Gumigewang na sa pagsunod sa Diyos para nang lasing. Magtiwala at sumunod sa Diyos. Magtiwala at sumunod sa Diyos. Magtiwala at sumunod sa Diyos. At ang sabi ng Deuteronomy 28 verse 2, and blessings will overtake you. Hindi lamang susunod sa iyo ang pagpapala, lalampas sa iyo ang pagpapala. Alam mo, maraming lingkod ng Diyos ngayon, naglitawan sila ngayon. Ganyan naman ang mga nakalipas eh. Ang daming mga lingkod ng Diyos, naglitawan sila. Pero makaraan ang mga ilang taon, wala na
sagrado. Maraming mga naglingkod sa Panginoon. Maraming nangunguna sa harapan. Makalipas ang mga ilang araw, ilang panahon, ilang linggo, nawala na sila. Why? What's the problem? Isa lang naman po yan. Iyong pagtitiwala kasi at sa pagsunod ay hindi mo nagpapatuloy. Ibibigay ko ngayon ang aking tithes, ang aking offerings, ang aking first fruits. Next year, or next week, next month, utang muna. Hindi ganun. Hindi po ganun. Ang kinakailangan natin ay patuloy na pagtitiwala at patuloy na pagsunod sa Diyos. And in return, mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Alam mo yung salitang His love endures forever. Yung word na yan, His love endures forever, nagpapakita sa atin, walang hanggan ang ating Diyos. No? At ang nais din ng Diyos, tingin po sa akin, pag tinanggap mo si Christ ngayon bilang Lord and Savior ng buhay mo, dapat tuloy-tuloy hanggang sa kamatayan mo. Dapat kung ikaw ay naglingkod ngayon sa Panginoon, sumunod ka ngayon sa Panginoon, dapat tuloy-tuloy hanggang sa kamatayan mo. Ganun po yun, mga minamahal. Hindi. Tinanggap mo ngayon si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, bukas, backslide ka na. Sumunod ka ngayon sa Panginoon, naglilingkod ka ngayon sa Panginoon, bukas, talikod ka na. Hindi ganun ang kalooban ng Panginoon. Nag-aaral ka ng gusto ngayon, bukas, nandun ka na sa FBFB na lang, Instagram, Tumblr, Twitter ka na lang, hindi ka na nag-aaral ng gusto, hindi ka looban ng Panginoon yun. May tao pa ho rito. Pinagbubuti mo pag-aaral mo ngayon, bukas hindi na. Pinagbubuti mo negosyo mo ngayon, trabaho mo ngayon, bukas hindi na. Pinagbubuti mo ang paglilingkod mo ngayon, bukas hindi na. Hindi ganun. Actually, alam lahat ng mga tinuturuan natin, no? Hindi lang naman tayo nagtuturo rito, hindi lang naman ito ang church natin. May church tayo sa Baliwag, may church tayo sa Pampanga, may church tayo sa Nueva Ecija, may church tayo sa Bicol. Ito lang, hindi lang naman ito yung church natin. May church tayo sa ibang bansa. No? Napapakinggan tayo sa radio. Meron tayong programa sa radio, narinig tayo sa radio. Meron nasa Twitter tayo, nasa FB tayo, nasa YouTube tayo. No? May tao pa ba rito? Nasa TV tayo. Napapanood din tayo. May tao pa ba rito? Palakpakan natin si Lord saglit. So, kung ating susumahin, ang ibig sabihin ng His love endures forever, na ang Diyos natin ay pangwalang hanggan yan, dapat ganun din po ang ating pagbibigay ng buhay sa Diyos, pangwalang hanggan. Tuloy-tuloy yan. Kaya alam mo, iyong panganay na aming anak si J.I., si Johnny Manuel, nag-aaral sa UST. Pumalis ng UST, lumipat sa ibang eskwelahan. Ngayon, hindi na nag-aaral. Maaaring masabi natin, lingkod ng Diyos, lumilihis yung anak mo sa magandang panukala ng Panginoon. Hindi. Kasi, ang sabi niya sa mama niya, mama, hindi na ako mag-aaral. Bakit? Ang sabi ba niya ay, mag-aaral na lang ako. O mag-aasawa na ako. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinabi, magdagal mo na lang ako. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinabi, mamababagay na lang ako. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinabi, ako'y magpapakariwara na sa buhay ko. Hindi niya sinabi yun. Ito ang sabi niya sa mama niya, mama, hindi na ako mag-aaral. Kasi ikukomit ko na ng totohanan ng buhay ko sa Panginoon. Inaanaman ang palakpak niyo. Kung kami tatanungin ng mama niya, bakit hindi mo pa itapusin nila? Kasi 4-year ka na rin naman. Pipirang engineering. Kung ayaw niya, pati natin siya mapipilit. Amen po ba? This coming February 6, palipad siya ng Hong Kong. Para mission. Na nakaraan, sa Baguio siya, na nakaraan, sa Tagaytay siya. This coming February 6, tatapos siya ng Hong Kong. Kaya sabi ko sa kanya, pag-pray mo, mabibigyan ka na ng laptop mo. Pocket money mo. Kaya ang bait-bait niya sa akin kayo kasi bibigyan ko siya ng pocket money. Hindi. Dati naman siyang mabait. Tao pa ho ka rito.
Ano pong ibig kong tukuyin? Mabuti ang Diyos natin. Ano man ang nararanasan mo sa buhay mo, huwag mong questionin ng Diyos. Mabuti ang Diyos natin. At para maranasan mo ang kabutihan ng Diyos ang tuloy-tuloy, maniwala kang merong Diyos na ang kabutihan niya ay walang hanggan. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya, isuko mo sa Kanya at sumunod ka sa Kanya. Hindi po ako nagmamalakit, hindi po ako nagmamayabang. Isang araw kami ang pinakamayaman, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, dahil sumusunod kami sa Diyos. At hindi kayo dapat magmalaki at hindi kayo nagmamalaki. Isang araw, sabihin mo, isang araw, ako ang pinakamayaman, isa ako sa pinakamayaman sa buong mundo dahil sumusunod ako sa Diyos. Amen! 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 Isang araw, tulugin na ako. Gusto mo yun? Isang araw, bagsak ako sa eskwelahan. Gusto mo yun? Isang araw, uugod-ugod na lang ako at losyan na ang buhay ko. Walang narating. Gusto mo yun? Natural, hindi mo gusto yun. No, ito, bago ako magwakas. Huwag nyo nang sabihin kahit kanino, ibulong na lang ninyo ano ang maganda mong pangarap sa buhay mo. Sige, ibulong mo. Sige, ibulong mo. Sa'yo na lang, sa sarili mo lang, sabihin mo. Ano yung maganda mong pangarap sa buhay mo? Sa'yo, come on! Mangyayari mo o hindi? Mangyayari. Yung tindero ng balot, ang bigat-bigat ng balot, binuhat niya yung balot. Sabi niya, pre, mauubos ba yung balot mo ngayon? Baka matuman, baka hindi ito mauubos. Eh, ba't magtitinda ka pa, hindi ba na mauubos? Hindi sinasayang mo lang pagod mo. Amen. Dapat ang sabihin mo, walang matumal, walang araw na matumal, mauubos ito, sobra pa. Amen? Amen po ba? This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. At ito na po ang magwawakas. Sino man ang sa tabi mo at sino man ang mawala. Ano man ang mangyari, ano man ang panahon, ano man ang mangyari at maganap, magtiwala ka sa Diyos mo dahil ang kabutihan ng Diyos ay magpapatuloy sa buhay mo. Amen? Kaya my son Joshua, it's your birthday yesterday and we are celebrating your birthday today. The good Lord who began a good work in you will finish it until His second coming. Kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Lord, ang magandang sinimulan mo sa buhay ko, ang magandang sinimulan mo sa pag-aaral ko, ang magandang sinimulan mo sa pamilya ko, ang magandang sinimulan mo sa negosyo ko, ang magandang sinimulan mo sa trabaho ko, ang magandang sinimulan mo sa ministeryo namin, ipapagpatuloy mo ito hanggang wakas. Amen? You know why? Because our God is good and He is good all the time. Shall we arise? Hallelujah. Shall we bow down our heads and shall we close our eyes? Saglit lamang po bago tayo kumain at bago baka panood pa tayo ng mga ilan pang ipapalabas. Please bow our heads and close our eyes. Huwag po muna kayo kaalis, huwag po muna kayong magipagpentuhan. Tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo? Kung hindi pa, gawin mo na ngayon. Kung ikaw ay nakaranas na nga sakuna, trahedya, aksidente, pangit sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, negosyo mo, o maging sa ministeryo, at iniisip mo na ang Diyos mo ay malapit, hindi ganun, mabuti ang ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, ibigay mo natutuhanan ang buhay mo sa Kanya at sumunod ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Kung magka minsan, parang hindi na niya maintindihan ang kalooban ng Lord, ang pinapagawa ng Lord. Isipin mo, pangarap ko na huwag maghirap ang aking mga anak. Tawagin ako ng Lord sa full-time ministry. And I said to the Lord, how can I? Paano ko bubuhayin ang aking mga anak? I have no salary. No security ang magiging pastor. Pero ang sabi sa akin ng Panginoon, hindi ko siya pwedeng limutin. Ipagkatiwala mo sa akin ang buhay mo. Ipagkatiwala mo sa akin ang pamilya mo. Ipagkatiwala mo sa akin ang ministeryo mo. Because I am good. Everything I do is good. For I am good. And I am good. All the time, my love endures forever. Iniimbitahan ko ang lahat ng mga narito nakikinig at nanonood.
I-surrender mo ng katotohanan ng buhay mo sa Panginoon. Huwag kang magduda sa panawagan sa iyo ng Lord. Huwag kang magduda sa calling mo sa Lord. Huwag kang magduda sa pinapagawa sa iyo ng Lord. Huwag kang magduda sa pinapabigay sa iyo ng Lord. Magtiwala ka. Maraming tao sa garol. Handa nilang itaya ang kanilang kayamanan sa kanilang numero o sa kanilang kabayo o sa kanilang manok o sa kanilang maraha sa kanilang pitsa. Dahil naniniwala silang mananalo sila pero natatalo sila. At kung mahihiling ko sa iyo, kung hindi mo pabinigay ng totohanan ng buhay mo sa Panginoon, ibigay mo na ng totohanan. Sapagat ang Diyos may mabuti at ang Diyos mo ay mabuti sa habang panahon. Like the sun that rises every day. Oh Lord, you are faithful. Dear Lord, you are faithful. Nobody moving around, please. Nobody roaming around, please. Huwag niyo kausapin kalimat ka ng likod at harapan. May kilin na lang po ito. We're almost done. It's time to put our trust, not in ourselves,
not to anybody, but it's time to put our trust in the Lord our God, who is good all the time, and He is love, endures forever. I see your cross and the price you have to pay. I see the blood that washed my sins away. Sa buhay mo. Before we close, sabihin mo sa Diyos ang mga magaganda mong pangarap. Come on. Magaganda mong pangarap sa pag-aaral, trabaho, negosyo, minister, sabihin mo. At sabihin mo ang mangyayari at magaganap sapagkat ang Diyos ang tutulong. Ang sabi ko, ang Diyos ang tutulong. At kung naniniwala ka ang Diyos ang tutulong, ibibigay natin ang totohanan ng ating buhay ngayon sa Panginoon at tayo susunod ngayon sa Panginoon at maglilingkod ngayon sa Panginoon, hindi bukas. Because perhaps, probably, tomorrow may believe. Habang nangangaral ng isang pastor sa Frisco, mayroong isa roon na nakikinig at hindi talaga nakinig, siya ay sinagsisigawan. Alam mo, this is a true story. Kinabukasan ng nagsisisigaw na iyon ay namatay. Nasaan na kaya ang kaluluwa niya ngayon? Yung magandang aral ay hindi niya tinanggap. Nasaan ang nagbigay sa kanya ng buhay o lahat? Isa lang po sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi ang religion, ako na mamang religion, ni ang iglesia ito, ni ako o sino mamang dito ay walang maitutulong sa iyo. Pero ang Diyos mo ay buhay at ang Diyos mo ay mabuti at tutulungan ka niya sa habang panahon. Shall we bow down our heads and close our eyes? Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Sabihin po natin ito, Panginoong Jesus, simula po sa oras na ito, ibinibigay ko na ng totohanan ang buhay ko sa iyo. Wala na pong reservation, wala na pong excuses and alibis. Buong-buo, ibinibigay ko na ng totohanan ang buhay ko sa iyo ngayon. Gamitin mo para sa iyong karangalan. Linisin mo ako ng iyong dugo na napuhusok na sa Kalbaryo. Bukas po ngayon ng aking puso, Jesus. Tinatanggap kitang tunay bilang Lord, God, Savior ng aking buhay. Ako na lamang po mananalangin. Father God, narinig mo po lahat ng mga magagandang pangarap nila. Binanggit mo nila. Hindi ko po narinig. Maging ang katabi, hindi po narinig. Pero narinig mo po, ako po'y nakikiisa. Pagalingin mo ngayon ang kanyang karamdaman. Gawan niyo po siya ng himala. Bigyan niyo po ng kalusugan, mabuting kalusugan. And I pray, Father God, itaas niyo ang antas ng pamumuhay. Iangat niyo po, Panginoon, pagpalain niyo ang trabaho, pagpalain niyo ang negosyo, pagpalain niyo ang pag-aaral. Patuloy niyo ipag-itaas pa ang kanyang ranking sa kanyang pag-aaral. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God. Rakyat na Ramasyanda. Sige, kausapin mo ba ang Panginoon? Sabihin mo ba sa Kanya? Lahat ng mga magagandang bagay pa, meron akong limitasyon. Sige, sabihin mo sa Panginoon, sabihin mo, huwag mong limitahan ang Diyos. Huwag mo sabihin, saan mo kukunin ang kagalingan? Saan mo kukunin ang himala? Paano ito mangyayari? Paano magaganap? Huwag mo sabihin niya, wala namang pera. Saan mabuting kamay ko ito kukunin? Huwag mo sabihin niya. For our God is faithful. And He is faithful all the time. Hallelujah! I see your cross and the price you have paid.
sasamahan ka ng Diyos mo. Kung paano sinamahan niya si Abraham at pinagtagumpay. Kung paano sinamahan niya si Joshua at pinagtagumpay. Ng Biblia, ng Bible, ng Old Testament. Tayong lahat ay sasamahan niya. At tayong lahat ay magtatagumpay. Ilagay mo sa puso't isip mo yan. Tuloy-tuloy ang tagangyong tagumpay. At tuloy-tuloy ang iyong magtatagumpay. Magpasalamat ka na ngayon sa Panginoon. Come on, begin now to thank the Lord. Begin now to praise the Lord. Kung sabihing mahina ka, let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich. Because of what the Lord. Kung ano man ang pagkakayang gawin ng Panginoon. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoong Diyos. So, para sa mga nalate,